Naglunsad ang gobyerno ng programa para matiyak na mapapakinabangan ng mga Pilipino ang yamang dagat ng West Philippine Sea. Bahagi niyan ang pamimigay ng bangka sa mga mangingisda. At nakatutok si Rafi Timas. Ito ang dalawang bangkang pangisda at isang steel-hulled na barko na kakatawan umano sa pag-angkin ng mga mangingisdang Pilipino sa yaman ng West Philippine Sea. Bahagi ang mga ipinamigay na barko ng programa ng BIFAR at Department of Agriculture na livelihood activities to enhance fisheries, yields, and economic gains in the West Philippine Sea o LAYAG WPS. Ipinamigay ang mga bangkang pangisda at bangka sa mga mangingisda mula sa Zambales at Ilocos. Sa ilalim ng programang LAYAG WPS, hindi na lang magbabantay ang Philippine Coast Guard at magbibigay ng fuel subsidy ang BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy, kundi matiyak na meron silang sapat na kagamitan at training para mapakinabangan ang yamang dagat ng West Philippine Sea. The fisheries output in the West Philippine Sea in 2023 reached 201,000 metric tons, which is almost 15% more than the output in the previous year. However, it is no secret that such economic prosperity is threatened by geopolitical tensions. This project will surely spark a new beginning and bring back the lost hope caused by tragedies and attacks during the fishing activities in the West Philippine Sea. It is now time for us, the Filipinos, to claim what we own and what we deserve. Matapos na pamigay ang mga bagong fishing assets sa mga mangingisdang Pinoy, naglalay ngayon ang mga beneficiaries ng LAYAG WPS para subukan ang kanilang mga bagong bangkang pangisda. Pagpapakita umano ng mga Pilipino ang dapat pakinabang sa yamang dagat ng bansa at hindi madayuhang pilit na umaagaw sa kabuhayan ng mga mangingisdang Pinoy. Mula rito sa bahagi ng West Philippine Sea sa Subic, Zambales, para sa GMA Integrated News, Rafi Timas, nakatutok 24 oras.